tayong lahat si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon, binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasalabindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahonan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad
kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Amay sa akin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang ng ating simbahan ang kapistahan ng dalawa sa mga malalapit na kaibigan, alagad ni Kristo. Kaya nakakulay pula tayo. Ito ang kulay ng kapistahan ng mga apostol ni Kristo. Dalawang apostol ang ipinagdiriwang natin ng kapistahan ngayon, San Felipe, Santiago, Saint Philip
and James. Alam mo ninyo, bakit kaya ganito na lang ang simbahan? Umawit pa po tayo ng papuri sa Diyos. Ito ay tanda rin ng ating pagkilala sa mga taong malapit sa puso ni Jesus. Sa mga taong tinawag ni Kristong kapatid niya. At nakilala ng mga taong kapatid niya. Naalala po ninyo, nung kapistahan nung Lunes ni San Jose, ang ebanghelyo natin, tinanong ng mga tao, hindi ba ito ang kapatid ng mga alagad? Sapagkat alam ng mga tao, itinuturing ni Kristong kapatid ang mga alagad niya. Hindi niya utusan, hindi niya tauhan, kapatid, kaibigang matalik. At ito ang magandang baunin natin sa araw na ito sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Felipe at Santiago. Na para sa Panginoon, para sa Poong Nazareno, hindi tayo bumubuo ng koneksyon lang sa mundo. Yan ang kalakaran ng mundo ngayon. Huwag ka mag-alala. May koneksyon ako doon. Mabilis kang makakapasok. Huwag ka mag-alala. May koneksyon ako doon. Matatanggap ka. Huwag kang mag-alala. May koneksyon ako doon. Hindi ka gagalawin dyan. Mga kapatid, si Kristo ay hindi bumuo ng koneksyon kung hindi relasyon. Hindi tayo konektado lang dahil magkakatrabaho tayo. Hindi tayo konektado lang dahil magkakauri tayo. Pare-pareho tayong mayayaman, matatalino. Pare-pareho tayong may kapangyarihan. Hindi yan ang kailangan mo sa mundong ito. Ang tunay na magliligtas sa iyo ay hindi lamang ang koneksyon mo, kundi ang relasyon mo. Kung paano ka marunong makipagkapwa-tao, kung paano ka marunong tumrato ng tama sa kapwa mo, magugulat ka na lang. Saan ka nakakita? Dahil tinawag ka na ng tindero sa labas na suki, lagi ka may dagdag na mansanas. Lagi kang may dagdag na bulaklak. Naalala ko, nung ako hindi pa naka-assign dito, pa magmimisa ako dito, nalaman ng nanay ko. Ang bibilin sa akin lagi ng nanay ko, Toy. Tawag sa akin ng nanay ko hanggang ngayon, Toy. Sabi ko, wag masyadong malakas pag nasa labas. Baka tawagin din akong Toy. Sabi niya, Toy, bilang mo kong bulaklak ha. Eh dahil po dyan sa may tapat, meron na po ako dyan naging kaibigan nagtitinda ng bulaklak. Pag bumibili ako ng isang dosena, lagi may libreng isang dosena. Koneksyon ba ang binuo namin? Relasyon. Yan ang kailangan natin din sa buhay. Kung bubuo ka lang ng koneksyon, ihanda mo ang sarili mo. Pwede kang mabigo. Pwede kang lukohin. Pwede kang gamitin. Pero ang relasyon ay binubuo ng tunay na pagmamahalan. Kaya nga si Kristo, ano ang lagi niyang bukang bibig? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya anong sabi niya kay Tomas? Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang tagal na nating magkasama, Felipe. Hindi ka pa rin naniniwala. Ibig sabihin, Felipe, hindi pa relasyon ang nabubuo natin. Ako lang ba ay kailangan mo dahil mapapakinabangan mo ko? Dahil nagagamit mo ko? Mga kapatid, sa araw na ito, ipagdasal po natin ang lahat ng uri ng tao sa buhay natin, yan man ang pinakasimple mong kaibigan, pinakamahirap mong kamag-anak, pinakaordinaryo mong kakilala, yan man ay isang tindera lang sa labas, gwardya,
ordinaryong tao, pero tumratos sa'yo ng tao. Tumratos sa'yo ng tama. Sa pagkapatuloy ng misa natin, ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga taong ito na hindi tayo itinuring na iba. Kahit hindi tayo magkakadugo, kahit hindi tayo magkaano-ano, itinuring tayong kapatid kay Kristo. Ipagdasal po natin ang ating mabubuting kaibigan, mga tapat na kaibigan, ang mga taong ibinigay ng Diyos sa atin, hindi para gamitin, ipahamak tayo, kundi para tulungan tayo, samahan tayo sa tamang landas ng buhay. At sana, araw-araw, tayo rin ipinagdadasal natin sa Diyos na tayo rin maging mabuting kapwa, maging mabuting tao sa lahat ng tao. Tandaan natin, araw-araw, bubuo tayo hindi ng koneksyon, kung hindi relasyon, lalo na sa Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ang ating pong itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo, kahit sa mga lugar na hindi ito tinatangga. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang lahat ng mga may sakit sa ating pamilya, ang mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, na nakakaranas ng hindi tama at patas na pagtrato sa kanila. Ipagdasal natin ang mga kababayan nating naninirahan, nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang bansa, para sa kanilang pamilya. Gayon din, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw. Ama naming mapagmahal, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Felipe at Santiago, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pasanin ay akin.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makikisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at sa tanging Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buong daming pagkatao. Kaysa nina Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat natin sa inyong pagsisimba ay ang paulit-ulit na pasasalamat ng Simbahan ng Quiapo sa inyo pong pagbibigay pa rin ng tulong, donasyon, contribution, hindi lang po pag may misa, kundi yung mga binibigay po ninyong financial na tulong sa Quiapo opisina at yung mga material na tulong kagaya ng bigas, noodles, dilata, kape, tubig. Bukas po, Huwebes ay Thursday. Yung programang ay Thursday, feeding program para sa mga homeless at mga nasa lansangan. Salamat po dahil sa inyong tulong, kahit dumadami mula 65 nung nakaraang Huwebes, 175 na sila. Bukas, baka umabot na ng 200. Kasabi sa akin ni sister kanina, wala na tayong tubig. Tapos may kaibigan na kung dumating kaninang umaga, tamang-tama, may dala siyang tubig. Araw-araw, ang inyong kabutihan, maraming magagawa, maraming maililigtas. Salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan, pangangailangan, nagagawa niyo pa ring tumulong. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni na San Felipe at Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.